Hello, mga ka-chamberling. May panibagong videos naman tayo. So, Honda 125 Alpha. Naka-on na siya. Walang karga yung battery natin. Ayan. Namamatay siya pag binibiritan natin, ha? So, alamin natin kung anong pinaka-problema nito. Ang problema niya is namamatay. So hindi pa naman siya kinonvert sa battery operated na CDI. So stuck pa rin yung ano niya, connection niya, no. Pa-start natin uli. Kasi ginawa ko, binunit ko muna 'to. Ayun. Itong connection niya, yung kulay black na may guhit na pula. Yun ang primary coil niya, no? Ayan, baka naglulos lang yan. So, yan. Ayan na. Tapos, try natin i-choke. Ayan, mataas ang minor. Coach na po siya. Kaso may ina yung palo ng ilaw niya sa regulator. So check natin uli kung may kinakarga siya sa battery. May ina kasi yung karga eh. Check na rin natin. So ayan, may pumapasok naman na power. Ayan o. So dapat maglabas yung bolt niya. Kung ilang bolt. So ibig sabihin may problema. Pwede sa stator, pwede sa regulator. So sa manual, pag check ng regulator natin, hawakan nyo lang kung umiinit. Ato umiinit naman siya. Pag sobrang init, may problema po to. Yung halos din nyo na mahawakan pag sobrang init. So yung start natin, goods naman, wala nang problema. Nag-loss lang dito. Ganito lang pag tanggalin natin itong dilaw, itong connection, and then etong pink. Yan. Light at charging coil yan. So ititis light natin ganyan. So ayan po ang clip natin sa negative. And then bawat isa dyan, isasaksak natin dyan yung dulo, dyan sa kulay pink or sa kulay yellow. So dapat hindi po siya umilaw, ano? Pakikik na, brother. Matibay ka magkik. Paa daw tabi. So tingnan natin kung iilaw. Ayan, wala akong napapansin. Okay, ang dilaw, subukan natin yung dilaw. Okay, wala. So ito naman ang pangalawang pag-check sa stator. Yung clip niya, lagay natin sa pink. Tapos yung dulo naman ng ating test light, ilalagay sa dilaw. Dapat umilaw po siya, no? Pakikik nga. Pag umilaw, goods po ang stator natin. Ayun, nakikita nyo? Ayun. Ah, lakas. Ayun. So, walang problema ang ating stator. Goods po siya. So, ganun lang pag-check ng ating stator kung goods. Doon tayo sa regulator. So, tuturuan ko naman kayo kung paano malaman natin kung goods yung ating regulator. Kanina, pinull out natin itong bawat isa, itong dilaw, tapos yung pink. Ginawa ko, binalik ko yung dalawa. So, babalik na naman natin itong, eto, ano, sa negative. Lagay natin sa negative. So, titest light natin yung dilaw, tapos yung pink. Before tayo pupunta doon sa regulator. So, i-check natin yan. Dapat umilaw po yan, ano? Sige nga, cake. Ayan, nakikita nyo, umiilaw. So, goods,
Etong pink dapat umilaw din. Ayun, goods. So dako tayo sa regulator niya. So alamin natin yung out ni regulator papuntang battery. So ganito lang. I-start na lang natin para di tayo mahirapan. Start. Okay, on. Then start. Ayan. Tanggalin natin yung positive. Ito kasi guys, itong supply na to, ito, itong fuse na to, galing regulator yan, papunta rito yan. Tapos, ang isa niyang pula na to, papuntang susian. Tapos, ispapasa ni susian sa accessories. So, dito, pwede na rin natin i-check. Kaso, ayaw. Tigas. So, dito na lang tayo magtetest. So, ibig sabihin, pumupula lang siya. So, mahina ang connection niya. O, mahina yung linalabas ni regulator. So, dapat mag-number po siya dito. Para malaman natin kung good siya. So, ibig sabihin nito, na ganito lang umiilaw. So, regulator ang problema natin. So, yan. Pwede natin to check din dito, ano? Itong pula na to. Itong out ni regulator. Papuntang battery. Yan. Eto. Tapos, lagay natin sa body. Yan. Gas test natin. Ayan. So, mahina ang ground, lipat natin sa battery. Yan. So, wala. So, sira nga ang regulator. So, papaliwanag ko lang mga ka-chamberling. Kanina, chinik ko. Linagay kong clip dito sa negative. Yan. Kinanyan ko kanina ng test light, ano? Tapos, chinik ko siya, yung dilaw na nakakonnect dito. Nakakonnect dito siya, no? Itong dalawa, umilaw. So, ibig sabihin yung goods po ang ating supply papuntang regulator. So, ang purpose ko lang noon, once na sinaksak natin na hindi umilaw, so, automatic po minsan, ito na talaga ang problema, itong regulator natin. Kaso umilaw naman siya, so hindi pa natin ma-sure kung regulator ang sira hanggat hindi natin i-check itong out ni regulator, itong kulay red. Pag wala po siyang ina-out, tapos may connection tong dilaw, tapos yung pink, goods naman, tapos yung ground, goods naman, pero si red, pag walang ina-out, papuntang battery. So findings natin agad yung regulator ang sira. Kasi ito, pinakita ko sa inyo kung paano natin malaman kung sira ang stator. Kinik naman natin ang stator, goods naman siya, walang problema. So, ito talaga ang problema. Ayan, pull out na natin to guys. Kasi, so, dalawang klase ang gagawin natin dito. Pwede palitan ng stock, yung original niya, or PD convert natin sa CG125 GY6, parehas din kahit anong convert na babalik talaga ang sira. Pag once bumigay na stator nito, papakita ko sa inyo yung pinaka magandang convert nito sa pagdating sa charging. Yung ginagawa ko dito. So, andito na po yung ating regulator. Yan. So, sikanhan lang. So, ito guys, hindi rin tumatagal to. Pero hanggat wala pa kayong pang budget ng pambili dito,
So pwede natin ito gamitin, ano? So polarity lang yan. Pula, pink, green, dilaw. So itong wire na red-white, ano po to? Supply sa ilaw. So pwede po kayo kumuha dito para hindi mag battery operated ang ilaw nyo. Kasi ito hindi battery operated, guys, na connection. Try na natin ikabit mga kachamberling. So nakikita nyo, pinagrind ko to dito para swak siya dito, ano, paglagay. So andito na po, kabit na natin. Color coding lang po yan. So andito na po, nakabit na natin dilaw, pink, pula, and green. Apat lang po ang wire ng atin sa Alpha TMX. Then start na natin. So na-tune up ko na to, hindi linis carb. Okay na po ang minor niya. Ayan. Swabby. So try na natin. Test light. Kung may supply siya, no? Na linalabas. So nakikita nyo kanina, hindi ito umilaw, no? So yan, makikita nyo. Ah, pumapalo na siya, no? Ayan. So good na po yung regulator natin. So i-revolution mo nga kung ilang palo yung ano natin. Ayan. Spirit. Sige, sige. Ayan. So baliktad palang aking ginawa. Ayan. Sige, beret. Yon, 12 point something. Yon. Maabot siya ng 13.17. 12.17. So goods na po ang atin. So mga kachamberling, andito na po. Goods na po ang ilaw niya. Maliwanag na. Dati malabo. So kanina nakikita nyo, pag naka-under siya, lalong lumalabo yung neutral light niya. Pag, pero ngayon, binibirit mo siya. Yun, lumiliwanag siya ng todo. Tapos, makita nyo naman ang under ngayon. Ginawa ko, chinon up ko, lininisan ko ang carb at yung sa hangin niya, hindi ko na ma-pull out. Grenine ko na lang yan para maging swabe yung bigay ng gasolina sa makina. So yan, makikita nyo naman ang performance niya ngayon. Yun, kaya niya na i-drive yung signal light. Yun, kabila. So ganoon lang mga kachamberling. So sana may natutunan kayo sa konting tutorial natin ngayon kung paano natin kondisyon ng makina, no? Ang wirings, kung paano natin malaman kung sira ng regulator or stator. So once again, maraming salamat po.